guys, good morning. So it's 4:40 in the morning. Nauna na si Joed sa akin. Napaka-foggy ngayong umaga. 6 degrees pala. Hi guys, good morning. So, milking tayo ngayon. Napapakita ko na rin sa inyo kung paano ako magpapakon. Pero sasagutin ko lang yung isang po. May nag-comment kasi dati sa post ko. Sabi niya, bakit daw hindi namin nililinisan yung dede ng baka bago gatasan. Bali ngayon po, yung ginagatasan namin dito is 800 cows. So yun yung reason kung bakit hindi namin nililinis yung dede ng mga baka bago gatasan. Kasi po, napakarami po nila. So kung huhugasan pa siya namin isa-isa, time-consuming na siya. Sa opinion ko lang ha, in my own opinion, it's not necessarily na kapag nililinisan mo siya talaga, ma-assure ka na na good quality na yung gatas mo. Aware naman po ako na yung ibang country is nililinis talaga isa-isa yung mga baka nila. Dito, hindi na namin yung ginagawa. And then, sa sobrang strict naman ni Australia sa mga milk production na to, kailangan sinisigurado namin na yung gatas namin is maganda at saka good quality. Malilinis naman yung mga dede ng baka dito sa amin. Hindi na siya kailangan pang linisan. Kasi sabi ng vet nung nag-seminar kami, the more siya nang basa, is mapupunta lamang siya doon sa loob ng pits nila. Yan, malilinis naman yan. So, yun po yung reason kung bakit hindi namin sila nililinis. It's because napakaraming baka dito sa Australia. Kahit sa ang dairy farm dito, napakaraming baka. Minsan yung iba, nag-milking pa ng more than 1,000 head. So, kung isa-isahin mo pang lilinisin yun, doon lang mapupunta yung oras mo. So, paano namin malalaman na may mastitis yung tits ng baka? Pakita ko sa inyo. Dito sa farm, dito lang kay boss ha, I don't know sa ibang farm, meron kaming computer dito. Pag nag-frump siya ng pink, ganyan, pink, ibig sabihin, high cell count yung baka na yan. So ito, ibig sabihin, nare-read siya ng computer na high cell count siya. So yung gagawin ko is isi-strip ko siya if talagang may mastitis siya. If clear naman at wala naman siyang mastitis, kahit na-read siya ni computer na high cell count siya, pwede mo siyang gatasan. Alam naman natin, Australia, napaka-stricto when it comes to the production sa kahit ano dito. Every milk company na kumukuha sa gatas, sa every dairy farm, tinetest nila yung gatas. So, meron, before yan sila kukuha ng gatas, kukuha muna yan sila ng sample. Then, ititest nila if mataas yung cell count ng gatas na yan or ng production na yan. So, if hindi naman na maiiwasan na maging mataas, is merong penalty. So, napakataas ng penalty kapag yung gatas, yung production nyo is mataas yung cell count. Tayo rin naman na dairy farmer, sa araw-araw na pag-milking natin, alam naman natin makikilala naman natin yung mga baka natin. At saka, magiging familiar na rin tayo sa mga tips ng baka natin. Alam natin na, itong sikaw na to, parang iba yung dede niya. So, isi-strip natin yan. Tsaka, yung gatas natin dito, yung mga gatas dito sa Australia or dito sa aming dairy farm, before siya pupunta sa vat, is naka-filter siya. So, meron kaming filters doon wherein dumadaan muna yung gatas doon, i-filter muna bago pumunta ng vat. Hindi naman namin sila araw-araw na
hindi naman namin sila araw-araw ini-strip. Halimbawa, pag tumaas yung cell count ng milk production namin, nang pabiling sa amin yan ni boss. So, yung gagawin namin is, hahanapin namin yung bakang may mastitis. Kasi minsan, hindi lang kami nag-rely doon sa computer na nagsasabi na high cell count check. Chine-check pa namin talaga at hinahanap kung saan yung bakang may mastitis. At para masigurado talaga na maganda talaga yung production ng milk namin dito, yung ginawa ni boss is, kapag maganda yung production namin, within that month, bibigyan niya kami ng $100 na voucher. Or minsan, kina-cash na lang namin. Tulong na karaan, 4 months na sunod-sunod na maganda yung production ng milk namin. So, binigyan niya kami ng $400. $400 sa akin at saka $400 sa asawa ko. So, $800 din yun. So, yun, kung yun yung matatanggap mo, mai-inspire ka talaga at gagawin mo talaga mas mabuti yung trabaho mo. Pero hindi lang din naman dahil sa voucher. Kasi tayo, gusto din naman natin, mga Pilipino, kaya gusto tayo ng mga boss natin na magtrabaho. It's because maganda yung trabaho natin, pulido yung trabaho natin. Kaya gusto ng ibang mga employer dito na mga Australian, eh, Pinoy talaga yung nagtatrabaho sa kanila. May nagtatanong sa akin sa mga comments na pinopost ko sa TikTok, sa YouTube, sa mga page. Tinanong nila ako if ano daw yung educational background ko sa Philippines at yung experience ko, ilang taon yung experience ko sa dairy farming bago nakapunta dito sa Australia. Wala po akong educational background or experience sa dairy farming sa Pilipinas. Hindi rin po ako agriculture graduate. Bale, yung asawa ko po, yung talagang dairy farmer. Siya talaga yung nakapagtapos ng agriculture sa Philippines. And then, mayroon siyang 5 years experience sa dairy farming sa Saudi. After ng 5 years niya sa Saudi, nag-exit siya. And then, nag-apply siya dito sa Australia. Actually, tatlong countries yung in-applyan niya. Yung New Zealand, Canada, at saka Australia. Bali, yung tatlong country na yon, nag-contact din yun sa kanya. Kaso, mas pinili niya yung Australia kasi in comparison sa dalawang country na yon, mas mataas yung sahod dito sa Australia. Mas mataas lang magpasahod yung Australia sa mga dairy farmers compare sa ibang country. And then, yung kagandahan doon dito is madadala mo yung pamilya mo together with you kahit hindi ka pa PR. Kahit hindi ka pa permanent resident, madadala mo yung pamilya mo and yung family mo kahit wala silang experience like ganito sa dairy farming kagaya sa akin. Nakapagtrabaho ako kasi nasa working visa kami. Kahit wala akong experience, kahit wala akong educational background, tanggap pa rin ako kasi andito na ako. Kasi yung main applicant lang naman kasi is yung husband ko eh. So, sa immigration, during those skills assessment, siya lang din naman yung ina-assess kasi siya yung main applicant. So, sa mga nagbabalak mag-apply dito sa Australia bilang isang dairy farm worker is andito yung agency yan. Naipakita ko na rin yan dati pero sa mga hindi nakapanood ng dati kong vlog, yan po yung agency na in-applyan namin. Makikita nyo po dyan yung mga requirements na dapat yung i-comply para makapag-apply ng as a dairy farm worker dito sa Australia. Yung iba nagsasabi na ay hindi naman yan sila nagre-reply. Meron namang nagsasabi na nagre-reply ko sila. Kasi po, kapag nagpasa po kayo ng resume nyo or CV sa kanila at nakita nila na pasok ka doon sa mga requirements na hinahanap nila is nagre-reply po talaga yan sila. Ito naman. Sa mga nagtatanong naman if magkano ang sahod ng isang dairy farm worker dito sa Australia.
Ang sahod ko ng isang dairy farm worker dito sa Australia ay depende po. Depende sa kung ano yung offer ng employer mo sa'yo, kung ilang baka yung gagatasan nyo, kung anong klaseng trabaho yung sakop doon sa iyong kontrata. Kung full-time ka ba magtatrabaho or kung part-time kang magtatrabaho. So, iba-iba yung sahod. Depende rin pala sa kung ano yung posisyon mo doon sa dairy farm. Pero, mas malaki yung sinasahod ng part-time sa full-time or sa naka-fix. Kasi, sa benefits, yung part-time, parang no work, no pay sila. Tapos yung full-time is naka-fix sila, pero meron silang holiday pay, meron silang sick leave, mga ganon. Halimbawa lang ha, naka-fix ka ng 65,000 Australian dollar annually. So, i-divide yan per week, if weekly, yung sahuran. Tapos, kukunan pa yan ng tax mo. If magre-rent, nagre-rent ka pa ng bahay, kukunan pa yan ng rent ng bahay. Tapos, halimbawa, per hour ka naman. Sahod mo is 30 per hour. 30 per hour, 38 hours yung kontrata nyo. After 38 hours, overtime na yon. So, 1.5 hour na yon. So, yun yung computation. Yun yung difference between sa naka-fix at saka per hour. Sa mga nagtatanong naman is kung free accommodation ba kami dito. Depende po sa kasunduan ng employer saka employee. Yung ibang dairy farm dito, nag-o-offer ng libre lahat. Libre renta sa bahay, libre kuryente, libre tubig. Iba naman, libre yung bahay pero ikaw yung magbabayad ng mga bills mo like kuryente, tubig, gas. Sa amin ng asawa ko, meron kaming deduction sa bahay. So, nagbabayad kami sa rent ng bahay, so hindi libre yung accommodation. $125 per week yung binabayaran namin, dalawa, so mag-isa kami. So, bali, $250 per week sa rent ng bahay. Pero, libre na yung kuryente namin. Sa mga nagtatanong din po kung saan kami dito sa Australia, nandito po kami sa Victoria, sa regional area. Kasi po, yun yung nasa visa condition namin na dapat is nagtatrabaho kami sa regional area. Sa mga nagtatanong naman, if magkano ba yung gagastusin sa mga pag-process para makapunta dyan sa Australia. Nasabi ko noon sa isang vlog ko dito, na yung nagastos namin ay umabot ng 1,000,000, which is true po, hindi po sa pag-ano, pero totoo po yun. Pero lima na po kasi kami doon, and then COVID po kasi noon eh, so medyo maraming nangyari, kaya napalaki yung gastos namin sa processing at saka sa pagpunta dito. Pero ngayon po na medyo okay na yung pag-process at saka pagpunta dito, yung iba, sabi nila, 200,000 daw, meron namang 250,000. Siguro, hindi na siya bababa sa 200,000 pesos. Pabago-bago rin kasi yung price, tsaka hindi ako ngayon updated if magkano na yung mga processing fee, mga ganyan-ganyan. So, siguro, maglaan lang ng pera para sa inyong processing fee, para sa inyong mga pangangailangan, para sa inyong medical, plane ticket, and etc. So, yan po yung mga frequently asked questions sa atin. Kung meron pa po kayong ibang katanungan regarding sa dairy farming, please comment down na lang po para kung kaya ko pong sasagutin, sasagutin ko po. Pag hindi, ask tayo sa ibang nakakaalam. So, yun lang po. Magkukontinue na ako ng pag-milking.